Mga kagadget, ang tutorial natin ngayon is about sa iPhone X 14.2. Naka-disable siya. Tatanggalin natin yung disable niya, disable problem, and isa pa, ibabypass din natin yung kanyang iCloud. So first thing is kailangan ma-jailbreak natin yung unit. So, yan yung unang ginawa ko is jailbreak ko dyan yung unit using yung CheckRay na 12.0. Ayan, nag-RAM disk na po. Antayin natin siyang matapos hanggang sa mag-pop up yung kanyang pinaka-emergency o yung activation screen. So yan, dahil naka-passcode pa yan yung unit na yan, hindi natin makikita yung activation screen. So yan ang makikita natin after natin ma-jailbreak. So after nating ma-jailbreak yan, pupunta tayo sa Windows. Then bubuksan natin si FRP file software. Then punta tayo sa passcode tab, then backup. So ayan, antayin nating matapos yung backup niya. Then after backup, pag na-backup niya na lahat ng kailangan niyang file, proceed naman tayo sa updating. Pwede nyo ring gawing erase all, pero mas maigi i-update nyo siya para iwas bug. So yan. So unang try ko sa Trio Tools, nag-failed siya. So ang ginawa ko dito is nag-fail siya. Kaya naisipan kong lumipat sa iTunes. Ayan. Select natin yung firmware, no? So, ayan. Flashing na. So, dito, antayin natin matapos yung flashing niya. So stay tuned lang tayo, mga kagadget, ano. Like.
Dahil natapos na po yung pag-update natin ng unit, so ire-radial brake natin siya para maibalik natin yung na-save nating file kanina para dun sa para ma-fix yung kanyang notification and FaceTime and call para gumana uli yung unit na parang ano, kumbaga yun na yung procedure niya ng bypassing ng iCloud. So pag jailbreak naman ito, yung 12.1 naman para maging okay yung ano niya. Hindi siya mag touch not working. Kasi karamihan po nung yung sa iba pag nagje-jailbreak sila ng 14.2, bug na yung pinaka-screen. Bay, naantok na ako ah. So yan, may kinakausap lang saglit. So dito i-re-jailbreak natin siya, ano mga kagadget na.
So waiting natin na mag-run this uli siya, no, mga ka-gadget. Pag nag-run this yan, successful po yung jailbreak natin. Oops, first attempt. Hindi natin na-DFU mode yung unit. Then try natin uli i-DFU mode yung unit para magtuloy naman yung jailbreaking niya. Minsan talaga sa gentong unit at saka sa iPhone ay sa iPhone X pahirapan talaga kasi may countings po yung DFU mode niya. So yan. Press lang natin ng matagal ng sabay yung volume down tsaka power. Second attempt. Failed na naman. And tayo natin talaga. Ayun, recovery. Minsan talaga ganito, pakunatan talaga to. So, magtutuloy din yan mga ka-gadget. Wait lang natin. Kaya sa paggagawa nito mga ka-gadget, no, kailangan mahaba yung pasensya nyo. Ayan, na-DFU mode na natin yung unit. So, waiting na lang tayo na mag-ground this. Ayan, nag-run na. So, after nyan, balik tayo ulit sa Windows para ibalik yung binakap nating file. So, ayan, mga ka-gadget, commercial break muna tayo. Kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng subscribe and click notification bell para sa mga susunod ko pang bagong video tutorial. So ayan, buksan natin ulit si IFRP file, all in one. Then, click passcode, then activate. Antayin nating matapos. Oops. Ang finish po niyan, pag nag-success po yan, magre-restart po yung unit. Hanggang sa matapos siya. Huwag nyo siyang bubunutin para hindi magkaroon ng problema. So yan, successful. Then try na nating i-test yung unit kung okay na ba siya. Tayo natin mag-power up yung iPhone X. So, dito, pag hindi mahaba ang pasensya mo, talo ka. Pero pag mahaba ang pasensya mo, at alamin mo, aalamin mo talaga ng kung paano siya paggawa nito is makakukuha mo rin siya. Hindi ho porket na napapanood nyo talaga siya, kailangan pa rin ito sa actual medyo pag-aralan yung maigi. Hindi pwede yung pag ayaw na, tigil na. Ayan mga ka-gadget, ano, for testing na. Lagay tayo ng SIM card. Tignan natin kung may mga papasok na text. Text messages. Yan. Dito sineset up ko na yung unit para magamit na natin.
Ayan. So ayan mga ka-gadget, successful po tayo dun sa pag-alis natin ng disable and pag-alis natin ng iCloud niya. So magagamit na. Ang disadvantage po nito is bawal i-reset, bawal din i-update. Kasi pag in-update nyo po yan at nireset, automatic magkakaroon po uli. Ba, i-stack uli sa activation yan. So kaya pag ginawa nyo itong gentong procedure, dapat then maging aware kayo sa pag-update. So pwede nyo naman i-off yun eh. So supported lang po ang gentong procedure sa iPhone 5S 2X and password or disable lang ang pwede gawin dito. Ayun, no? May nag-text na. So hanggang dito na lang ang video ko mga ka-gadget. See you on my next video tutorial.